Hello, Mom Cheese. Welcome back to our channel. So we are back again with another video. And for today's video, we are going to have getting to know us. Yes. So we have here ang tawag ito, visitor. Hindi. Guest. Kindly introduce yourself. Hi guys, I'm Rachel. Ayan. So we are getting to know more about her sa video natin. So if you're interested for this kind of video, please continue to start. So ang ano natin, ang video natin for today is yun nga, getting to know us, A to Z edition. Okay. So for example, letter A. So let's start na pala. For letter A, question is, are you still available? Yes. Available in what sense? For relationship. Ayan, single pa siya mga mom. Ako naman, availability, ano na, married na ako. So not single anymore. Okay, next one, letter B. Sorry. For availability, parang kasi si mama in-introduce sa akin. Si JR, pero getting to know, pero that doesn't mean na ano, open pa din ako kasi syempre open relationship. Come back to the letter A, get thank you. Okay, letter B naman. For letter B, birthday. Kailan birthday? Kaka-birthday ko lang. April 27, 1991. 30 years old na po ako, guys. Ayan. Big 3-0 na po siya, mga kaibigan. Pero hindi naman halata. Baby face eh. Ako naman, July 11, 1993. So, mas ahead siya sa akin ng 3 years. Pero mas mukha akong mature. Okay, next. C. Okay, C, crush. Crush? Ano to? Marami akong crush eh. Talaga. So, siguro magpili ka ng category. Yung totoong crush. Hindi yung ano. Hindi yung celebrity. Pero ko. Meron. Pero, nakakayang sabihin. Oh, sige. Celebrity na lang. Kung celebrity naman. Parang ang broad. Kasi sobrang ang dami kong hinahangaan po kasi. Pero kung crush naman. Siguro si... Lalaki na. Eh, malay kong girl crush pala. Pwede naman girl crush. Sige. Siguro ano na lang. Ang crush ko si... Yung sa isang dam tula ni Stella. Yung dalawa. Bella. Si Bella at saka si JC. Ayun. Si Bella kasi gusto ko yung... Ano niya doon? Ano yung role niya? May lady sa banda. Ayun. Tapos nakasigan lang ako sa kanya. Na parang pagtitingnan ko, ang galing niya umacting. Tapos parang nakakita ko yung sarili ko sa kanya. Tapos si JC naman, bagay sila. Though may Katniel, may Lisken, Marnigo. Parang mas gusto ko yung... Ano din nila? Oo. Yun nga lang, alam ko si JC parang may anak niya. Ayun. Ako naman crush at wala. Wait, possibly. Wala ako. Kahit hindi ako mahilig sa crush. I mean, wala. Wala. Sabi daw ko hinala. Wala din ng nag-asawa. Nag-asawa. Imposible. Pero noon si ano, Christian Bautista. Pero ngayon wala. Ah, wala na. Wala. Next. Drink you had last. Drink you had last. Kanina, water. Water din ako. Tipid kami so, water. Kasi kakakain lang namin. Next. Easiest person to talk to. Letter E na tayo. Easiest person to talk to. Kasi may set of friends ako na kunwari pag religion yung usapan, may mga set of friends ba na ganito na, pero kapag personal ko naman, may iba ding friend. Kumbaga iba-iba, pero kung easiest person to talk to, siguro si Catherine, yung friend ko sa taga ano siya uptime, si Catherine Mata, shout out to Kat. Kasi nasasabi ko sa kanya halos lahat na parang in terms of religion, in terms of secrets. Kumbaga, wala akong... hindi ako mahilig. Sikat. Hi. Ako naman, ano, si Sheila siguro. Yung kaibigan ko na nasa, ano, classmate ko siya ng college. Tapos, ngayon, malayo na siya. Nasa Ilocos na siya. So, yun. Nasasabi ko rin lahat.
personal, all that religion, o lahat. Okay, next. Favorite song? Letter F. Sobrang dami din talaga ng song. Pero, ano? As of the moment. Kung as of the moment, guys, si mama ko pala nandun, nakikinig siya. Nagtawag mo ako dun. Ano, kung as of the moment, ano eh, yung That's When ni Taylor Swift. Bago lang yun. That's When. Check it out, guys. Bago lang. Pero kung luma naman, personal, ano, Someone's Watching Over Me by Hilary Duff. Matagal nun ah. Oh, matagal nun. Pero yung ano, That's When. LSF ko siya ngayon. Hmm. Ako, ano, hirap ah. Siguro as of the moment, ano, Lilim ng Victory Worship. Lilim? Papakinggan natin yan, okay. Pag naalala ko. Alright, letter G na tayo. Greatest dream. Greatest dream ko talaga nung bata ako. Parang nasabi ko na dun sa vlog natin. Pero ulitin ko na lang ulit. Nung bata ako kasi, gusto ko maging doktor talaga. Kasi parang nung nakikita ko yung mga may sakit, gusto ko silang pagalingin. Pero kasi I grew up, medyo gusto ko nang, parang gusto ko talaga yung music scene, parang yung magbanda. Parang passion ko talaga siya. Pero dahil nga sa boses ko, napapansin ko siya. Kasi pag kumakanta ako, ang dali ko mapaon. So kung vocalist man ako, hindi ako tatagal sa concert. So nag-end ako ng masaya na akong fan, tapos nakakatutong ng mga instrument, ganun. Tapos greatest dream, ayun, ayun. Doctor dati. Dati pa yun. Sa ngayon, baka may maisip ako kasi 30 na ako. Baka may bago akong maisip. True. It's never too late to pursue your dream, sabi na. Life begins at 30. Totoo ba? 40 sabi ko lang. Tama. Sa akin naman yung dream ko is yun din, doctor. Pero, kinalaunan ngayon, kung tatanungin mo ko ng dream ko, ano, maging successful na entrepreneur. Mumpre. Wait lang. Pero hindi ah, tawag dito, di ba doctor ka? Pero hindi naman nilalayo yung course mo, di ba? Oo. Na natapos. True. Kasi ano eh, baga yung sana yung stepping stone, parang pre-med. Pre-med sana yun. Pero, since tapos tayo financially, hanggang doon na lang tayo. If given a chance, mag-aano ka pa rin? Oo naman. Kung yun lang ang iisipin ko. Kasi, siyempre pag mag-aaral ka ng med, madami kang pag-aaralan. What kind of doctor ba yun? Dependia. Tapos may ligaw ko sa bata. Okay, next. Letter H pa lang kasi tayo eh. Letter H, hometown. Herona. Ito, dito siya, Herona Tarlac. Pero ako, Tarlac po. Hometown ko, Dagupan City, Pagdasin. Okay, next. Ice cream flavor. Laging chocolate, guys. Ewan ko, basta minsan nagaano ko yung... Pero chocolate talaga ako lang. Hindi talaga siya namapalit. May iba. Parang default. Oo. Chocolate. Yung almond chocolate. Or Rocky Road. May mix na yun. Or 2 whipped cream. Basta may chocolate. Mm. Ako din, basta may vanilla. Yun, haluan mo lang ng chocolate. Zero. Pwede na. Next. Letter J na tayo. Ano to? Fast talk. Japan or Korea? Japan. Japan din ako. Next. Letter K. Kind or honest? Honest. Iba talaga yung ano ng honest sa akin. Kasi kung mabait ka, pero yung pagiging mabait mo is nagiging sinungaling ka na. True. Mas matimbang sa akin ang honesty. Kasi honesty is the best policy. Hindi siya dahil common siya, pero kung iisipin mo, it applies eh. Kasi alam mo, ngayon nag-work ako ah. Uh-oh. Alam mo yun yung parang, lalo sa mga metrics, may mga grade. Alam mo yun yung parang mataas grade nila, pero in reality, minamanipulate lang nila. So hindi sila honest. May time na hindi din ako honest, pero kung papipiliin ako, I'd rather be honest than kind. True. For me, ah. Tama. For me din. Kasi yung kindness, pwede kong maging mabait kahit kanina. Pero yung honest, hindi siya applicable sa lahat. Parang... Not everyone is honest. Oo. Parang... At saka, mas madaling ano eh. Mas madaling maging mabait kaysa maging honest. True. Next. Longest friendship.
longest friendship. Ilang kailan tayo nagkilala? 2005 yata. Kung magkakala rin 2005. Ano na ngayon? 2020 o di 15 years na? Oo. Seryoso, 15 years? Oo. Siguro candidate si Charlene doon sa longest friendship. Ikaw din, candidate ka rin. Candidate siya. 15 pero, years. 15 years. Mas nauna pa kita nakilala sa kahit sad eh. Tama ba? Oo, din sa Campion eh. Oo, sa Campion. Kasi nagkakilala kami siya 2009. Kasi talaga pa natin makakilala, no? Pero hindi tayo... lang kami nagkakasama. Oo. Pero yun niya. So yun na lang. Mm-hmm. Ikaw, ako, tas... Tanjo. Ah, sige, para may ano. Para ko. Hindi na ako nakapag-isip eh. Okay, letter M. Ewan ko kung mahilig ka dito, pero ano? Milk tea flavor. Favorite. Milk tea? Chocolate din, pero gusto ko yung may cream cheese talaga. Ewan ko basta may... Alam mo, ayoko yung plain na tubig dito kung may cream cheese siya. Talagang sumasaya talaga ako pag natin. Ako may alat kasi, kaya hindi nakakaupo. O, tas yung mga sago yun. Chocolate pa din talaga. Ako naman ano, Okinawa lang ng pasang siya. Ay. Yung mga favorite. Yung mga ganun, mga Japan-Japan. Hmm. Letter N na. Number of siblings. 3. Michael, JM, Sarah. Sa akin din 3. Mali, 4 kami. Ako yung pangatlo. Ano yung name? Ano yung name nila? AJ, Philip, tsaka Chelsea. Okay, ako yung panguna sa amin. Siya yung pangalit. Ako pangatlo sa ulo. Okay, next. Ito, letter O na. One wish. Oh, if given wish. The chance for a wish. Ano yung one wish? Siguro ang wish ko, mas healthier ako ngayon. Sana. Siguro naging pabaya ako sa health. Or siguro, basta, I wish na mas healthier ako ngayon. Ako naman, ano, one wish is given the chance. Siguro, ano, financial independence. Yung parang, kasi diba, pag nag-work ka, naubos yung oras mo na sana ginugugol mo sa pamilya mo. Kung siguro financially independent na ako, yung parang, kumbaga hindi ka na nag-iisip, hindi ka na nagtatrabaho. Hmm. Parang okay na ako. Tapos nakakapag-give back ka na sa parents mo, ganun. Or nakakapag-travel, kakasama yung family mo. Ayan yung wish mo. Wish. Siguro sa mga wish natin, we can do something about it naman, diba? Ay, nakikita ko naman sa'yo na... Wish naman natin. Oo. Diba? Hindi naman imposible na ma-achieve naman. Pero malay mo, mapagbigyan yung wish, diba? Di wala nang paghihirap. Pero I suggest, we can work it out. Na lang. Even being healthy, di ba? Oo, talaga. Exercise, hindi ko kasi ginagawa. Tapos, wala talaga akong pinipiling pagkain pag gusto ko. Gusto ko, ganyan. Okay. Next. Letter P. Person who called you last. Sino ba? Ako kasi madalas tumatawag. pero, kung sino ba yung rin tumawag? Client ko. Ha? Mga ano nyo? Siguro sa work, di ko na matandaan pero kasi ano kami, parang ang sinusupport ko ngayon is ANZ, Australia New Zealand, delivery partner. Mostly mga Indian yon. Pero ang naalala ko lang, laging Muhammad yung tumatawag sa akin. Ang dami Muhammad dun. Pamundin pati yun. Ano pala siya guys, call center agent? Kaya lagi siya may kausap. Si Muhammad lagi naalala ko. Or baka si Mama lang talaga. Si Mama mo, kasi tinatawagan ka kanina. Ah, oo, si Mama pala. Hindi ka sumasagot. Ma, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Advance. Ayun nga, talagang lang tayo sa detalye. Request ko lang. Natama ko to sa video. Okay, next. Letter Q, questions you always ask. May it be yourself, questions na tinatanong sa sarili mo, sa mama mo, sa kapatid mo. Question na tinatanong sa sarili ko lagi. Bakit ano? Bakit minsan ang negative ko? Yung parang negative ko sa tingnan yung mga ibang bagay. Siguro yun. Sa mag-work, kasi ako talaga, palatanong talaga ako. Siguro sa isip ko din yun.
Pero ang naisip ko na isagot na yun. Ngayon, parang minsan tinatanong ko, pag kunwari may opportunity or may gagawin ako, bakit na naisip ko laging yung negative side? Pero ngayon, tinatry ko namang i-positive. Ano ah, baka sipin nyo pessimist ako, pero optimist na ako. Yan yung naisip ko lang. Yung sa question. Ako din, ano, questions I ask myself. Ano, siguro, ano, ano ba? Parang ano, kailan ba ako magiging, totally magiging masaya? Ay? Lalim? Ay, parang hindi ka ba masaya ngayon? Hindi, masaya, pero alam mo yung totally na masaya. In genuine happiness. Okay. Next. Letter R na tayo. Okay, okay. Speaking of genuine happiness, letter R, reason to smile. Ako, parang yung binigay mo yung book, di ba? Oh, ayun. Kasi guys, kanina kumakain kami. May book ako dati pa matagal na. Kasi dahil nga hindi nagbabasa yung mga kapatid ko, I decided na ibigay na lang sa kanya kasi sayang eh. Okay. Di ba? Kasi may kasabihan, di ba? Kunwari yung baboy binigyan mo ng gold, hindi niya ma-appreciate yun. Pero I'm not saying na baboy yung mga kapatid ko. Figuratively speaking lang. Kumbaga, all the same thing na huwag ka nang mag-access sa natapon na ano. Kumbaga, sa love language din kasi. Di ba kunwari, ang love language mo is kunwari, yung mga words of affirmation, gusto mo na pinupuri ka, gusto mo na pinipraise ka. Pero ako, kunwari ako, ang binibigay ko sa'yo, parang service. Kahit na ano, sineservisyon kita na love language ko para sa'yo, hindi mo ako na-appreciate kasi ang gusto mo, words of affirmation. Siguro mas, sige. Tama, thank you. Ganun din dito, diba? Na ano ba kita dyan? Medyo na... Napa-smile ka ba dyan? Oo naman, sobra. Kasi sa totoo lang, guys, luma na. Bigay pa ni Janina Vela. Luma na yan, guys. Eto naman, alam mo naman kung friend ko na to, parang medyo high profile po yan. Wow. Pero friend ko pa din po yan. Baliwala. I didn't like it. Yung maganda to, inspiration. Ayun nga, sabi ko nga, na ibigay ko na lang sa kanya. Yun nga, kasi alam ko na babasa niya, ganun. Kasi naman nasa bahay, kalat-kalat. Alam mo bakit? Kasi hindi ako nag-expect. Hindi ko na-expect na. At saka, hindi mahilig talaga ako sa mga ano, inspirational. Shoutout to ano, Asyong TV kasi binigyan ko din siya. Asyong TV. Kaya, thank you dito. Yeah, welcome. Okay, next. Ay, reason to smile. Hindi ka pa sumasalo. Ako naman, reason to smile. Napaka, ewan ko, minsan may time na siguro depende sa tao, pero ako personally, mababaw lang kaligayahan ko. Kunwari, itong suot ko ngayon, kaka-deliver lang ito, hindi ko pa nilaban. Pero masaya na ako kasi, alam mo yun, tsaka gusto ko itong ano, mga maliliit na bagay na yung sumasaya na ako. Pero may mga bagay din na yung hard to reach na gusto ko para sumaya ko, like gaming setup, mga predator, yung mga ganun. Yun, mapapasaya talaga ako noon, yung gaming setup. Tapos yung basta maliliit na bagay lang, hindi naman kailangan ng ano. Oo, para sa akin. Yan, nasagot ko. Ako ano, reason to smile ko yung ano, words din of affirmation. Kasi kahit gano'n ka kapagod na pagod, pero kapag may naka-appreciate sa'yo or may naka-notice ng ginawa mo at sinabi sa'yo, parang lahat ng pagod mo maiipit. Bukod kay Nata, syempre. Nata yung nagpapasaya sa akin. Pero, other than that, words of affirmation. At saka syempre yung kapag ano, pag nakapag-give back na sa pera. Kasi parang that's when I can say na uy, successful na ako. Kasi nakapag-give na ako. Kasi nakapag-give back na ako. So, lalim ang layo yata yung sagot. Song you last song. Mahilig ko kumanta yan. Kanina, di ba? Bale, parang di ba na yung huli kong kinanta is makakanta ni Avril tsaka Britney, pero wow, yung... Wow, sana all. Sample. Hindi kumanta ko kanina ng ano, lima yon. Pero yung huli, iniisip ko kanina ulit. Ano yata, Need You Now by Lady Antebellum. In-upload ko siya sa YouTube, pero may copyright, binura ko din. Need You Now. YouTube video, link down below. Guys, subscribe. Rach in April. You're Rach in April. You're Thank you. And keep supporting... Mom,
Mami Charee. Nice Mami one. Charee. Ay, next. Time you woke up? Kanina? Actually, nagising ako 4:20. Wow, ang aga. Alam niyo ba yung 4:20? May trivia yun. Ano? When you say 4:20, another term siya for marijuana. Sa mga nag-drugs. Pero hindi po ako addict. Alam ko lang po yung 4:20. Hindi ko alam. Fun fact, hindi ko alam yun. Okay, next. Time I woke up. For the first time, medyo matagal nagising si Nata. Mga 7:30 kami nagising. Next. Umbrella color. Umbrella color? You. Umbrella color? I prefer mo to do. Siguro red. Hindi, joke lang. Takot mo ako sa kidlat. Siguro black na lang. Ako always black. Para kahit anong outfit mo, pwede siya. Ah, kasi pangit okay. Naman ako. Ang daming color, di ba? Tama. Okay, black. Letter B na tayo. Very best friend. Very best friend? Yes. Pinaka best friend. Siguro... Siyempre, ikaw friend kita. Huh? Pero sa best friend, aminin mo na. Oo. Pero yung very best friend, ma-agree ka ba si Catherine? Siyempre, makakalag mo. Ako may best friend eh. Parang wala. Wala. Hindi, wala talaga. I mean yung very best friend. This is my best friend. Siguro sarili ko. Ganito kasi yan, I'm not saying na ano, parang hindi sila best. Kasi may very na may best pa. Parang sabi ko, parang walang kasakina ka. Walang nakakadisip. Though, madami akong friends ha, na medyo close, na sabi akong secret. Pero tinitimbang ko sila. Kumbaga ito, itong friend na to, okay siya sa ganito. Pero ito may, kumbaga ang hirap timbangin. So parang wala talaga akong masabi sa ngayon na very best. Kasi kung mag-name man ako, iisipin ko mamaya, ay, hindi dapat yun. So, I'd rather not na lang. Siguro, set ko na lang yung very best friend ko. Kasi minsan, ewan ko ha sa inyo, kasi pag dumating tayo sa point na minsan, sarili lang talaga natin yung kakampi natin. So, I can say, I am the worst critic of myself. At the same time, I'm the number one motivator of myself. So, siguro, magiging makasarili muna ako dun sa sagot ko sa very best friend. Sarili siguro. Pero di ba ano, tawag ko, siguro para sa atin, ano, hindi natin siya very best friend, pero siya, alam niya lahat sa atin, alam niya kung may dadaan tayo, hindi niya tayo iiwan sa lahat ng bagay. Siguro, ano, hindi ko pa din sabihin na siya yung very best friend ko kasi yung personal relationship ko rin sa kanya, hindi din masyadong deep. Yet, kumbaga, pa-weather-weather. Pero siya, sa atin, siguro very best friend na tayo. Kami na sabi ng mother, Jesus is our supposedly best friend. Kasi he's the only one na hindi tayo iiwan kahit ano pa mang nakikita na sa atin, di ba? Parang behind the scenes. Kasi sa ibang tao, di ba, sa best friend natin, pwede tayo mag-pretend na ganito tayo. Pero in reality, pag mag-isa na tayo, ang nakakakita lang sa atin Diyos. Pero kahit ganun tayo, he accepts us for who we are. So, siguro ngayon, hindi natin siya masasabi very best friend. Pero sa'yo ikaw, sa ngayon? Sa ngayon, very best friend. I cannot also say na, I mean, may tao na very best friend. Pero, ang gusto ko lang i-put, or i-sabihin na, di ba, meron tayong very best friend na dapat siya yung very best friend natin. Kumbaga sa kanya natin sinasabi lahat. Kasi anyways, alam din naman niya lahat ng nangyayari sa atin. At sana, di ba, meron tayong personal relationship. Kasi nga, siya yung hindi nangiiwan sa atin. Pero yun nga, since sobrang busy na natin, hindi na natin naiisip. Supposedly, siya dapat ang very best friend natin. Pero dahil nga, busy tayo, Jesus, dahil natin ginagawa. You are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Ay, then, napakanta na lang po ako, guys. Letter W, maganda yun, best friend by Hillsong. Tama ba? Best friend by Hillsong pa yun. Oh, Hillsong, pero best friend. Next, W, which celebrity will you marry? Celebrity? If given the chance. Ano to? Pinoy International? Pantino. Celebrity. If given the chance.
Teka lang ha, masyadong ano. May mga celebrity, ewan ko, sorry kung hindi ko na nasagot yung tanong ha. Pero yung point of view ko kasi, siguro si Prince, ano, Harry ba yun? Yung asawa ni Meghan Markle. Hindi ako sure. Sa England, yung ano. Pero wag na lang nga yun, sige. Siguro, ano na lang, opa na lang. Siguro, since mahilig naman ako sa K-drama for now, kung sa Korea, si ano, sorry, wala. wala. Wala, ba? Siguro ako din, ano, if given the chance, ano, ayoko din ng celebrity. Kasi diba, kung celebrity, sobrang busy, at saka multi, ano, nasisira yung marriage nila. Kasi nga, wala silang siguro time sa pamilya nila masyado. Tsaka kasi pag celebrity, parang ano, tag dito? Hindi natin sila kilala personally eh. Siguro na napapanood natin, nababahan natin sa dyaryo. Maaaring totoo yun, pero yung mismo sila, parang ang hirap lang makipag-marry dun, makipag-magpakasal sa tao hindi mo kilala. Siguro paghanga, ganyan, pwede. Hmm. Ako hindi din ako fan ng celebrity. I mean, hindi ko wish na magpakasal sa celebrity. Kung kilala ko siguro. Daniel Padilla siguro. Pero hindi din, mas bata na akin. Okay, next. Kong TV. Charo. Kong TV. Hindi, wala. Kasi itatanong ko sa jojowain na atrapahin mo yun. Wala pa. O, next time. Okay, next. X-rays you had. Ha? X-ray. Mga X-ray na ginawa ko. Meron. Eh, yung sinasabi ko, I wish I was healthier. Meron. Kasi, syempre, AP, di ba? Oo. AP namin. Ano? Annual physical exam. Saka pang mag-apply ka ng ano, work requirement na siya. Oo, meron. Mga x-ray, gano'n. IHS x-ray. Oh, your last time you cried. Your last time you cried. Last time I cried? Siguro kanina lang. Bakit? Kasi guys, yung Vincenzo, hey, drama. Ewan po, minsan lang talaga napapaiyak ko pag may napapanood ako. Kumbaga hindi ko expect na maiiyak ako. Naiyak ako dun sa Vincenzo episode 20 kasi last episode niya na. Tapos yung medyo favorite kong character, namatay siya doon. Naiyak ako dun. Ako kanina lang din. Yung napanood ko yung ano, yung iniwan ng asawa. Hala? Oo. Grabe naman. Hindi kasi parang hindi ko lang ma-imagine na kumbaga planate ko yung sarili ko dun sa posisyon ng babae. Ikaw talaga, benta, oh. Binenta na yung mga gamit niya for, ano, 50%. Tapos parang nakakayak yun. Peg, gumastos ka, 700,000 daw. Tapos hindi matutuloy yung kasal. Natatawa ko ngayon, pero, parang, kung ipiplace mo kasi yung sarili mo sa lugar ng babae, maiiyak ka. Sa kahit 10 years, tapos sinayang lang ng guy. Sabagay. Marami kasi talagang hindi nakakaiyak yung guy eh. Kumbaga yung memories mo yung nakakaiyak eh. Pag-iisipin. Diba? At saka sabi nga, yung mga kanta, hindi yung lyrics actually yung ano eh, nakakaiyak. Ano? Yung maaalala mong memory dun sa kanta. Ganun. Get mo? Oo, nagagets ko naman. Memories yung nakakaiyak. Lalo pag may theme song kayo, ha? Okay, letter Z na tayo, last na. Go drunk tayo. Taurus. Kasi May, ano nga, April 20. April 20, kasi ang cover siya ng Taurus is sa Zodiac. April 20 to May 20. And alam mo, sabi, syempre, in a Christian perspective, medyo hindi naniniwala, diba? Pero kung tinignan lang natin yung ganun. Yung mga Taurus kasi, parang may ano, personality daw kasi ganun. May personality na, parang alam mo yun, sugod sila ng sugod. Which is minsan, feeling ko personality ko talaga siya. So hindi dahil uso lang or parang siguro may ano din, may katotohanan din. But they, parang ang personality ko, crab mentality. Ako? Ako. Kasi cancer ako. Baka. Hindi, joke lang. Hindi, I mean, depende. Kasi nga kapag, kung titignan mo sa ibang perspective, de depende yan. Ayun. Yeah. So, yun na ba yan? That's it for our ano vlog. Ako pala, cancer, July 11. Advance happy birthday, advance happy Mother's Day. And thank you for having me in your vlog. Guys, subscribe to me and keep supporting her. Yes. So I Happy hope you're able to know us better and hopefully we can do more vlogs together. Request kayo guys kung may gusto kayong collab na gagawin namin. Para and also for this video, hindi naman for ginawa namin ito dahil sikat kami or what or pamema lang. Ano lang din for memory na pwede namin balikan pagtanda namin. Yes. Diba? Pwede namin mapanood. Yes. Siguro mga, sana hopefully after 10 years meron pang YouTube. Sana. So that's it for our video again. This is your
Mama Descarte, Mami Charee, and your Rach and April. See you again next time for another vlog. Goodbye. See ya. Bye.